namang iba na binibigay talaga yung password ng social media nila, or may isa akong viewer din na binigay talaga yung ATM yung ATM account niya, pati yung password, binigay niya sa girl. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na! For today's vlog is pag-uusapan na naman natin ang mga dapat mong gawin para malaman mo kung loyal ba talaga ang kachat mo and he won't cheat on you. So, check it out! One eternity later. So, ayun! Let's start, mga peeps! Number one, magbibigay lang ako ng mga five na tips kung paano mo malalaman kung talagang loyal ba talaga sa'yo yung kachat mo and he won't cheat on you. So, sa five na tips na yun na isi-share ko sa inyo, mga peeps, ha, it doesn't mean na kapag nandun sa dalawa na sign na binigay ko is mag-cheat na sa sayo, ha? Depende pa din talaga yan sa isang tao, mga peeps. Depende pa din talaga yan sa kachat mo. So, ito na nga. Number one is, he has trust and respect to you. So, yung sa kachat mo, lalong-lalo na sa LDR, I know na mahirap ang LDR kasi nga dun masusubok yung katatagan ng isang relasyon. Pag lalong-lalo na, kapag yung kachat mo is foreign talaga, or mga ibang, basta mga ibang lahi, mapababae or babae, I know na yung trust natin is hindi talaga 100%. Though hindi naman talaga kailangan 100%, mga peeps, ha? Hello, LDR. Gulo-gulo! Basta, kapag he has or she has trust and respect to you, yung hindi na siya nagda-doubt sa'yo, mga peeps, ha? Kasi, pero kayong kadalasan kasi na nagda-doubt yung mga babae. Yung kalam nyo naman tayong mga babae, meron talaga tayong doubt, ha? Pero pag yung lalaki naman nakachat mo, or afam ba yan, yung nire-respeto ka niya, sa anong way na nire-respeto ka niya. Siyempre, yung hindi ka niya hinihinga ng mga hubad na larawan, hindi siya nag-a-ask sa'yo na makipag-video call or makipag-video sex on cam. Kaya kasi nga na may trust siya sa'yo and nire-respeto ka niya. Number one talaga is yung respect kapag nakikipag-chat ka pa. Kapag yung ka-chat mo is malibog, naku, block mo na te. Number two is he is thinking ahead. Anong ibig sabihin nun? Kung alam niya na makakasakit sa'yo or masasaktan ka, hinding-hindi na niya ito gagawin or hindi na niya itutuloy kung ano may yung binabalak niya. Kasi nga, he is thinking ahead sa relationship yung dalawa. Lalong-lalo na kapag umabot na kayo ng 1 year, as inconsistent, ha, na 1 year na kayong nag-chat, one year na kayong nag-uusap dalawa. Yun, he is thinking ahead na alam niya naman na magsiselos ka. So, syempre, hindi niya gagawin yung mga bagay na yon. Number three is, pinapractice niya na maging honest sa'yo in every aspect. So, ito yung, as in, relate talaga ako dito, mga peeps, ha. Pinapractice talaga. Yung sinasabi niya sa'yo kapag may nag-a-add sa kanyang mga babae or ibang lalaki, kapag may mga nag-a-add or nagme-message sa kanya, yun, mga peeps, isang sign yan na loyal siya sa'yo and he won't cheat on you. Or meron pang ang iba na binibigay talaga yung password ng social media nila, or may isa akong viewer din na binigay talaga yung ATM yung ATM account niya, pati yung password, binigay niya sa girl. Kasi nga, ganun siya kasigurado, ganun siya kaseryoso sa nararamdaman niya dun sa babaeng yun. So isang sign yun, mga peeps, ha? Hindi naman kailangan na ibigay niya talaga yung buong password, I mean, lahat ng password ng social media niya, mga peeps, ha? Pero at least din na-try niyang maging honest sa'yo. Sinasabi niya kung sino yung mga nakikipag-chat sa kanya, kung sino yung mga nagko-comment sa mga pinupost niya. Number four is, hindi kanya kino-compare sa ex niya. So, isang sign din to na loyal siya sa'yo and he won't or she won't cheat on you. Kasi nga, never, as in never, mga peeps, ha, never niyang minention sa'yo na ganito yung ex niya, ganito. As in, hindi kanya kinumpare, mga peeps, ha. Para sa kanya, past is past. Yes, pwede niyong pag-usapan yung mga
nakaraan yung dalawa, pero never kanyang i-compare sa nakaraan niya. So, isang sign yan, mga peeps, sana yung loyal siya and he or she won't cheat on you. Let's proceed na sa last. Number 5 is willing siyang mag-let go sa nakaraan niya. Naku, maraming makaka-relate dito, mga peeps, kasi merong mga, may mga kachat dyan na lalaki na afam or babae na afam. Yung mga, kumbaga, hindi pa talaga totally na move on sa nakaraan nila. And hindi pa talaga sila ready na mag-let go. Kapag ganyang klaseng kachat, mga peeps, ha, naku, huwag ka na umasa. Kasi ginagawa ka lang niyang panakitbutas and kinakausap ka lang niya kapag, for example, namimiss niya yung ex niya, kumbaga na-feel niya yung naglo-long siya ng ano ba tawag? Naglo-long siya ng attention. So, chinachat ka niya, ganun, kasi naaalala niya yung ex niya sa'yo. Kapag hindi pa siya talaga willing na mag-let go sa nakaraan niya, and yun na nga, mga peeps, huwag ka nang umasa kasi nga hindi pa siya totally move on. Ano pa bang aaksayahin mo na time makipag-chat sa kanya ni hindi pa nga siya nakaka-move on dun sa nakaraan niya and hindi pa siya talaga willing na mag-let go. So, i-vlog natin ang ikli. Basta na sa my vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Mga peeps, laging makinig kayo. Lahat ng to'y para sa inyo. Magbibigay advice at payo. Homolas TV.